Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, God, who loves us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama naming Diyos sa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. When we were born, we were a sinner before you, but Jesus Christ's sacrifice and because of your love, we could be saved and we become Son of God. Nung kami ipinanganak, kami mga makasalanan. Subalit, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo at dahil sa iyong pag-ibig, kami ay naligtas at kami ay naging iyong mga anak. By God's grace, we gather here to listen your precious word. So please, help us to open our heart to understand your sermon today. Kaya sa pamamagitan po ng iyong biyaya, kami ay nagkakatipon sa araw na ito. Kaya't pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ang iyong sermon sa araw na ito. Today we are going to learn about the name of Mark. So, we want to know your heart, your lessons more and more through Sunday's sermon. Kaya sa araw na ito ay pag-aaralan po namin ang patungkol sa isang tao na nagngangalang Marcos. Kaya't pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ng higit ang iyong aral. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Yesu Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let's open the Bible, brothers and sisters. Acts chapter 12, verse 12. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Mga Gawa, chapter 12, verse 12. Acts chapter 12, verse 12. Mga Gawa, chapter 12, verse 12. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Today we are going to study about the person, the name of Mark. Kaya ngayong araw po ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa isang taong nagngangalang Marcos. You know who wrote the Gospel of Matthew? Kaya kilala niyo po ba kung sino nagsulat ng Ebanghelyo ni Mateo? And you know who wrote the Gospel of Luke? Kilala niyo rin po ba kung sino nagsulat ng Ebanghelyo ayon kay Lucas? And Gospel of John? At patungkol sa Ebanghelyo ayon kay Juan? Yeah. Matthew, Luke, and John. Okay. Sa Mateo, Lucas, at Juan. And then, you know who wrote the Gospel of Mark? At pagkatapos, kilala niyo po ba kung sino nagsulat ng Ebanghelyo ayon kay Marcos? Yeah, Mark. Opo, si Marcos. Are Mark, Luke, and John all disciples of Jesus? Si Mateo po ba, si Lucas at si Juan, lahat ng ito ay mga alagad ni Jesus? Yes. Or is Mark included in the 12 disciples of Jesus? At si Marcos po ba ay kabilang din doon sa 12 alagad ni Jesus? Yes. Opo. Oh, no. Hindi po. Let's see again. Acts chapter 12, verse 12. Yeah, tignan po natin ulit. Sa mga Gawa, chapter 12, verse 12. Everyone, let's read together one more time. 3, 2, 1. Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Actually, this Bob is where Mark's name first appeared in the Bible. Sa katunayan, sa talatang ito ay kung saan yung pangalan ni Marcos ay unang lumabas dito sa Biblia. And then, let's find the 12 disciples' name in the Bible. At hanapin po natin yung 12 pangalan dito sa Biblia. That is Mark chapter 3, verse 16 hanggang 19. Dito po sa Marcos chapter 3, verse 16 hanggang 19. Let's find Mark chapter 3, verse 16 hanggang 19. Tingnan po natin sa Marcos chapter 3, verse 16 hanggang 19. Please. Babasahin ko po. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na kanyang pinangalan ng Pedro. Si Santiago na anak ni Zebedeo.
at si Juan ang kapatid ni Santiago na tinawag niyang Berniges, na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Cananeo, verse 19, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Right then, there is no the name of Mark. Dito po, wala tayong nakita, wala po dito yung pangalang Marcos. So among the four Gospels, Mark, who wrote the Gospel of Mark, was not a disciple of Jesus. Yeah, doon po sa apat na ebanghelyo, yung kay, si Marcos po na nagsulat ng ebanghelyo ayon kay Marcos, ay hindi isang alagad ni Jesus. In other words, he was a person who had never followed Jesus directly during his life. Sa madaling salita po, siya ay isang tao na kailanman ay hindi sumunod kay Jesus ng direkta sa buhay niya. So today, we are going to study about a man named Mark, who we know it well, but we don't know really. Kaya ngayon po, ay pag-aaralan natin ang tungkol sa isang taong nagangalang Marcos na kilala na natin. Subalit, ay hindi naman talaga natin siya kilala. Brothers and sisters, when you think of Mark, name of Mark, what kind of place do you certainly remember? Kaya mga brothers and sisters, kapag naisip natin ang tungkol kay Marcos, anong uri ng lugar yung bigla nating maaalala? It is Marcus upper room. Ito yung itaas na bahay ni Marcos. Isn't it? Di po ba? So Jesus got his last supper in there. There is called Marcus upper room. Si Jesus po ay nagkaroon ng kanyang huling hapunan doon. Tinatawag po ito na sa itaas na tahanan ni Marcos. At Pentecost, there were 120 people, disciples, who entered the room. Noong araw po ng Pentecostes, mayroon doong 120 katao ang pumasok sa silid na iyon. That means, Mark's house would have been very large mansion. Ibig sabihin po nito na yung bahay ni Marcos ay maaaring isang malaking mansyon. Likewise, Mark must have been the son of a rich man. Gaya po nito, si Marcos marahil ay anak ng isang mayamang lalaki. So, brother and sister, although he was not 12 disciples, so then, when did Mark, who wrote the Gospel of Mark, join the ministry of the Gospel? Kaya mga, kung gayon, mga brothers and sisters, kung siya ay hindi kabilang doon sa 12 alagad, kung ganun, kailan ba na kabilang doon sa ministeryo ng Ebanghelyo si Marcos na nagsulat ng Ebanghelyo ayon kay Marcos? It is when he met Apostle Paul and Barnabas. Ito ay nung nakilala niya si Apostol Pablo at si Bernabe. So Acts chapter 13 verse 5. Kaya dito po sa mga gawa, chapter 13 verse 5. Acts chapter 13 verse 5. Mga gawa, chapter 13 verse 5. Acts chapter 13 verse 5. Mga gawa, chapter 13 verse 5. When they arrived the Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish and synagogues. John was with them as their helper. Ito po, nang sila'y makarating sa Salamis, kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan bilang katulong. Who are them? Sino po sila? They are Barnabas and Apostle Paul. Yung sila po dito ay si Bernabe at si Apostle Pablo. And here, who is John here? At dito po, sino si Juan dito? John, disciple of Jesus? Si Juan ba na dito ay yung Juan na alagad ni Jesus? Here, John is the disciple, baptized John? Yung Juan ba na ito ay si Juan na tagapagbautismo? Actually, here, this is Mark. Sa katunayan po, yung Juan dito ay si Marcos. That is why we called Mark John. Kaya nga tinatawag natin siyang Mark John. Actually, there are so many names of John in the Bible, right? Sa katunayan, mayroong napakaraming pangalang nag-Juan dito sa Biblia. Even nowadays, John was a very common name at the time or even now or so. Maging noon at ngayon,
yung Juan ay talagang karaniwang pangalan na. So verse 5, let's see again. Kaya verse 5, tignan po natin ulit. John was with them as their helper. Kaya kasama rin nila si Juan bilang katulong. From that time, John began to join the ministry with Apostle Paul and Barnabas. Kaya simula po ng panahong ito, si Juan ay nakisali, nakibahagi sa kanila sa ministeryo. So, if you look at Acts chapter 13, if you look and read Acts chapter 13, you will find Antioch Church. Kaya nga, kung titignan po ninyo sa mga gawa chapter 13, makikita po ninyo dito ang iglesia sa Antioquia. And Antioch Church elected the first missionaries in the world to spread the gospel to people from other country, not only Jerusalem. At yung iglesia sa Antioquia ay pumili sila ng unang mga missionary upang ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo sa ibang mga tao sa ibang bansa. So the people who were elected to become ministry at the time were Barnabas and Saul. Kaya nga, yung mga taong pinili upang maging mga missionary ng panahong iyon ay si Bernabe at si Pablo. And here, I will tell you one more interesting things. Dito po, sasabihin ko pa sa inyo ang isang interesanteng bagay. Do you know the order in which name were recorded in the books during the Greek era? Alam nyo ba yung pagkakasunod-sunod ng sinusulat yung pangalan sa aklat sa panahon ng Griego? Neither AG nor alphabetical order. Ito po ay maaaring yung pagkakasunod-sunod ay base sa edad o kaya naman alphabetical order. Actually, names were recorded in the Bible in order of importance. Sa katunayan, yung pangalan po dito sa Biblia ay nakasulat ayon sa halaga nito. In other words, the name of the important people who had the greatest influence of the church were recorded in order. Sa madaling salita po, yung pangalan ng mga mahahalagang tao na mayroong napakalaking impluensya sa church ay nakatala ng ayos. So let's see, among them, who are the importantest people? Kaya tignan po natin kung sino yung mga mahahalagang tao. Acts chapter 13 verse 1. Mga gawa, chapter 13 verse 1. Acts chapter 13 verse 1. Mga gawa, chapter 13 verse 1. Please. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Sirene, si Manain na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. So, let's see. Now in the church and Endio, there were prophet and teacher. Among them, first people is name is Barnabas. Dito po, sa iglesia na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro. Yung unang pangalan po dito ay si Bernabe. It means, who is the most influential and most important person in Antioch Church? Sa madaling salita po, sino ba yung pinaka maimpluensya at pinaka mahalagang tao sa iglesia ng Antioquia? Barnabas. Si Bernabe. And let's see one more time. Verse 1. Tignan din po natin ulit yung sa verse 1. Please read one more time. Babasahin ko po ulit. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Sirene, si Manain na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. So brother and sister, who was the least influential person in the Antioch Church at the time? Kaya mga brothers and sisters, sino ba yung hindi masyadong maimpluwensyang tao dun sa iglesia ng Antioquia ng panahong iyon? Ano ba? Si Bernabe ba? Or Saul? O si Saul? Yes, Saul. Opo, si Saul. So brothers and sisters,
This is a very, very verse one is a very important verse that contains the message of the whole book of Acts. Kaya mga brothers and sisters, ito pong verse 1 ng dito po ay napaka naglalaman ng mensahe ng buong aklat ng mga gawa. So what I mean, that is in this verse 1, the lesson of the whole message of the book of Acts is hidden. Yeah, ito po yung gusto kong sabihin. Sa talatang ito, sa verse 1, ang aral ng buong mensahe ng aklat ng mga gawa ay nakatago. So, let's read one more time verse 1 together. Sorry po. Basahin po natin ulit, verse 1. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Sirene, si Manain na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Yeah. Barnaba was very important people in the Antioch church. Yeah, si Bernabe po ay napakahalagang tao sa iglesia ng Antioquia. I think at the time in Antioch church, without Barnabas' help, it's very hard to handle the church. Sa tingin ko po, nung panahong iyon, kung wala ang tulong ni Bernabe, ay napakahirap na i-handle yung church ng panahong iyon. I think. Sa tingin ko po. But God removed Barnabas from Antioch church to other. Subalit, inalis ng Diyos si Bernabe mula doon sa iglesia ng Antioquia patungo sa iba. Even though he was very important person in the church, but God removed Barnabas, the most influential person there from Antioch church. Bagaman, siya ay napakahalaga, may impluensyang tao doon sa iglesia ng Antioquia, subalit siya ay inalis ng Diyos doon. What does this mean? Ano pong ibig sabihin ito? That is, the church is not man-guided. Ibig sabihin ito, na ang church ay hindi ang tao ang gumagabay dito. Do you agree? Naintindihan niyo po? The church is not man-guarded. It is the Holy Spirit. Ang church o yung iglesia ay hindi po ito yung tao ang nagbabantay dito. Ito ay ginagabayan ng Espiritu Santo. God is teaching us that the Lord is the church is not man, but the Holy Spirit. Tinuturo sa atin ng Diyos na ang Panginoon ay ang namamahala sa church, hindi ang tao. Isn't it? Hindi po ba? In other words, the church is not learned by human power. Sa madaling salita po, yung church ay hindi pinapatakbo ng kapangyarihan ng tao. For example, since Quezon Church is started, many pastors came to Quezon Church as pastor in charge of Quezon Church. Kaya, halimbawa po, simula na nagpasimula ang Quezon City Church, marami na pong pastor ang naparito para maging in charge ng Quezon City Church. And they transferred to other church and I came here. At sila po ay nailipat sa ibang church at ako po ay naparito. And I don't know when, until when, can I stay at Quezon Church. At hindi ko po alam kung hanggang kailan ako mananatili dito sa Quezon City Church. What I mean, the owner of the Quezon Church, the owner of whole church is not a human, but Holy Spirit, the Holy Spirit. Kaya, ano pong ibig kong sabihin? Yung nagmamayari ng Quezon City Church, yung nagmamayari ng lahat ng church ay hindi tao, kundi ang Espiritu Santo. So the God church is not learned by the power and money and power of any particular person. It is the Holy Spirit. Kaya po, yung iglesia ng Diyos ay hindi pinapatakbo ng kapangyarihan, ng pera, ng kapangyarihan ng sino mang particular na tao, kundi ng Espiritu Santo. So the Holy Spirit is still with us until now. Since Holy Spirit came this world 2,000 years ago. Yung Espiritu Santo ay kasama pa rin natin hanggang sa ngayon mula ng naparito yung Espiritu Santo sa mundo. So that is the essence of the book of Acts. Kaya nga po, ito po yung kahalagahan ng aklat ng mga gawa. And second,
Who did God choose after Barnabas for missionary? At pangalawa, sino yung pinili ng Diyos pagkatapos ni Bernabe para sa missionary? Apostle Paul. Si Apostle Pablo. So at that time, God chose the Apostle Paul, who was all the level of new believer in the church in Antioch, who had no influence. At nang panahong iyon, pinili ng Diyos si Apostle Pablo na nasa katayuan ng isang bagong mananampalataya doon sa iglesia ng Antioquia na walang impluensya. That is, Barnabas at the time was the highest man in the church in Antioch. And Apostle Paul was all the level of new believer in the church. Nang panahong iyon, si Bernabe ay ang nasa pinakamataas o pinakamataas na tao doon sa church sa Antioquia. At si Pablo naman ay nasa katayuan ng isang bagong mananampalataya doon sa iglesia. But let's look at the next chapter. So balit, tignan po natin sa susunod na chapter. Act chapter 14. Mga Gawa, chapter 14. Chapter 14, verse 20. Chapter 14, verse 20. Brethren, let's read together. Basahin po natin. 3, 2, 1. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. Brother and sister, can I ask you something? Yeah, mga brothers and sisters, tatanungin ko po kayo. Here, but after the disciple and gathered around him, and he got up. Who is he? Yeah, dito po, ngunit ng paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya. Sino yung siya? And I read it continuously. He got up and went back into the city. The next day, he and Barnabas left for Deborah. Dito po, tutuloy ko po. Tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. Let's think more deeply. The next day, he and Barnabas. Who is he? Kaya, pag-isipan po natin ito ng mas malalim. Nang, yes. Sumunod na araw, tumayo siya. Sino yung siya? Who is he? Sino yung siya? Yes, Apostle Paul. Opo, si Apostle Pablo. Why change name? Bakit nabago yung pangalan? I said that the Greek era recorded his name of influential people first. Kaya sinabi ko na binanggit ko na po kanina na nung panahon ng Griego na itinatala yung pangalan ayon sa maimpluwensyang tao. Inuna yung maimpluwensyang tao. So not in chapter 13, in chapter 14, next chapter. If so, whose name was written first from chapter 14? Kaya nga, ito po yung sa chapter 13. Kung ganun, sa chapter 14, sino yung unang naisulat na pangalan? What does that mean? Ano pong ibig sabihin nito? It means that Apostle Paul, who was the level of a new believer at the time, performed the missionary work more influently. Ibig sabihin nito na si Pablo, na nasa katayuan ng isang bagong mananampalataya ng panahong iyon, ay ginawa ang gawain ng missionary ng mas maimpluwensya. This is impossible for human, but it is possible for God. Ito po ay imposible para sa tao, subalit posible para sa Diyos. In other words, God is teaching us on other things. Sa madaling salita po, tinuturuan tayo ng panibagong bagay ng Diyos. That means, preaching the gospel is not done through human power, but through God's power. Ibig sabihin po nito, na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi po magagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, brother, sister, then, why did God start using Apostle Paul the most, who had no influence? Kaya, mga brothers and sisters, kung gayon, bakit nagpasimulang gamitin ng Diyos si Pablo ng higit na wala namang impluensya? Why? Bakit po? Apostle Paul's attitude is the answer. Ang pag-uugali ni Apostle Pablo, ito po yung sagot.
Second Corinthians chapter 12 verse 10. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 10. Second Corinthians chapter 12 verse 10. Ikalawang Korinto chapter 12 verse 10. Even though apostle, he was just a new brethren more than Barnabas. But let's see, up 2 Corinthians chapter 12 verse 10, everybody read together. 3, 2, 1. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Through his attitude, we can find out God loves use the men who have humble mind. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, makikita natin na iniibig ng Diyos yung may mga taong may mapagpakumbabang puso. Can you catch my point? Naintindihan niyo po ba? So Apostle, he was thinking himself, I am not perfect, I am just a new believer. Yeah. More than Barnabas. That's why he every day he requests to God like this. Kaya nga si Apostle Pablo iniisip niya na ako'y mahina, bagong mananampalataya pa lang. Kaya nga araw-araw ay humihingi siya ng tulong sa Diyos. That is Philippians chapter 4 verse 13. Ito po ay nasa Filipos chapter 4 verse 13. Philippians chapter 4 verse 13. Philippos chapter 4 verse 13. I can do all this through him who given me strength. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. That's why through because of his attitude inside of God, so God likes to use Apostle Paul the most. Kaya nga, dahil po sa pag-uugali ni Apostol Pablo, kaya nga, ninais ng Diyos na gamitin siya ng higit. So, Apostle Paul and Barnabas, according to God's order, they started first mission trip. Kaya, si Apostol Pablo at si Barnabas, ayon po sa utos ng Diyos, ay nagpasimula sila sa unang, doon sa kanilang unang mission trip. And they brought the time Mark. At nang panahong iyon ay sinama nila si Marcos. But unfortunately, Mark, who wrote the Gospel of Luke in the ministry that started flee to his hometown midway through his ministry. Subalit, si Marcos na sumulat ng Ebanghelyo ni Lucas, ayon kay Lucas na nagpasimula dun sa ministry ay umalis, bumalik sa kanyang tahanan doon sa kalagitnaan ng kanilang ministeryo. So, Acts chapter 13, verse 13, let's see. Kaya, tignan po natin. Mga Gawa, chapter 13, verse 13. Acts chapter 13, verse 13. Mga Gawa, chapter 13, verse 13. Let's read together. 3, 2, 1. At umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga sa Pamphylia. Ngunit iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Yes. Can I ask you something? Tatanungin ko po kayo. Why did Mark go back to his hometown? Kaya, bakit ba si Marcos ay bumalik sa kanyang tahanan, sa kanilang lugar? Actually, at that time, Mark was the son of a rich family, and he was a man who grew up abundantly. So he ran away because he was afraid and difficult due to various difficulties and hardship. Dahil po si Marco sa isang anak ng isang mayamang pamilya, at siya ay ang taong lumaki na sa kasaganaan, kaya nga siya ay umalis dahil siya ay natakot. At dahil sa paghihirap, dahil sa iba't ibang mga kahirapan. Brother, sister, but was this the biggest reason? Subalit, mga brothers and sisters, ito ba yung pinakamalaking dahilan? Because he afraid?
Dahil siya ay natakot? Not only this. Hindi lamang po iyon. But also, this is because the goal and mission were not clear in his mind when he started missionary. Nung nagpasimula siya ng missionary journey nila, ito ay dahil yung layunin at yung mission ay hindi malinaw sa kanyang isipan. Because people with clear goal never give up or run away. Dahil yung mga tao na mayroong malinaw na mithiin o layunin kailanman ay hindi susuko o aalis. But however, I think it was because Mark was not ready for his mission trip at that time. Gayunpaman, sa tingin ko po, ito ay dahil si Marcos ay hindi pa handa para sa kanyang misyon ng panahong iyon. That's why when they started second mission trip, Apostle Paul and Barnabas, they fought. Kaya nga, noon magpasimula si Pablo at si Bernabe para sa kanilang ikalawang missionary journey, sila po ay nagtalo. So, let's open the Bible, Acts chapter 15, verse 37. Kaya, tignan po natin, mga gawa, chapter 15, verse 37. Hanggang 39. 37 and 38, please. Babasahin ko po, 37 hanggang 38. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Ngunit, minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. And 39, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. At nagkaroon ng mainitang pagtatalo, anupat sila'y naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus. So in the end, because of Mark, Apostle Paul and Barnabas quarreled and eventually separated. At sa huli po, dahil kay Marcos, si Apostle Pablo at si Bernabe ay nagtalo at sa huli ay naghiwalay. And in the end, after the fight between Paul and Barnabas, Mark's ministry seems to be over. At sa huli po, matapos yung pagtatalo sa pagitan ni Pablo at ni Bernabe, yung ministeryo ni Marcos ay para bang tapos na. But an unbelievable event happened. Subalit, yung isang pangyayari, hindi ka panipaniwalang pangyayari ang naganap. It was the Apostle Paul's request to bring Mark. Ito po yung hiling ni Apostle Pablo na dalhin o isama si Marcos. When? After 10 years later. Kailan po? Matapos ang 10 taon. Totally, 10 years ago, totally they had separate with Mark, but Apostle Paul, he called Mark again. Halos 10 taon na po yung nakakalipas na nagkahiwalay si Marcos kay Apostle Pablo. Subalit ng panahong iyon, tinawag ni Pablo si Marcos. 2 Timothy chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4. Second Timothy chapter 4 verse 11. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 11. Apostle Paul said, "Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry." Si Lucas lamang ang kasama ko. Sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya ay kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. After 10 years later, why did Apostle Paul call Mark again? Kaya matapos po yung 10 taon, bakit tinawag ulit ni Apostle Pablo si Marcos? This seems like mystery. Ito ba ay parang isang misteryo? During 10 years, Apostle Paul, he heard a rumor in prison. It was rumored that Mark repented and was working hard for ministry. Dahil lang panahong iyon, si Apostle Pablo, narinig niya yung balibalita doon sa bilangguan. Yung balibalita na si Marcos ay nagsisi at talagang nagsisikap. The reason why Apostle Paul called him again, the reason is Mark totally repented and was working again hardly.
At yung dahilan kung bakit tinawag ulit ni Apostol Pablo si Marcos, ito ay dahil siya ay talagang lubos na nagsisi at talagang nagsisikap. So, brother and sister, even your faith is not strong and not good, but if, as like Mark, if you repented for your good Christian life, God will start to use you. Kaya nga, mga brothers and sisters, kung ang pananampalataya ninyo ay hindi malakas, mahina, kaya kung kayo ay magiging gaya ni Marcos na talagang magsisisi, ang Diyos ay magpapasimulang gamitin kayo ulit. That's why after 10 years later, Apostles, he said, he is helpful to me in my ministry. Kaya nga, makalipas po yung 10 taon, sinabi ni Apostol Pablo, siya ay kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. How did Mark, who pleaded later, become a good person to Paul? Yeah. Paano po ba si Marcos na umalis, sa huli ay naging isang mabuting tao para kay Pablo? There is a deceived reason for Mark's repentance. Meron po ditong napakahalagang dahilan para po sa pagsisisi ni Marcos. That is because his uncle, Barnabas, did not give up on him and continued to advise and teach again and again. Ito ay dahil sa kanyang tiyuhin na si Bernabe na hindi sumuko sa kanya at nagpatuloy na pinayuhan siya at tinuruan. Why would Barnabas has been able to do so? Kaya, bakit po ba nagawa ito ni Bernabe? Why? Bakit? Acts chapter 11 verse 24. Let's see. Tingnan po natin mga gawa. Chapter 11 verse 24. Why would Barnabas has been able to do? Bakit po, paano po ba? O bakit nagawa ni Bernabe ito? Acts chapter 11 verse 24. Mga gawa. Chapter 11 verse 24. His character, we can see his character. Makikita po natin yung karakter dito ni Bernabe. 24, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat siya ay mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Yeah. Because Barnabas was a good man. Dahil po si Bernabe ay mabuting tao. In other words, we Christian must also be good people. Sa madaling salita po, tayo rin ang mga Kristiyano ay dapat na maging mabuting tao. So, before we judge others, we should be the one who hold unto the weak. Kaya nga, bago natin husgahan ang iba, tayo dapat ang taong humahawak doon sa mga mahihina. If you see someone who weak people, unfaithful people, before we judge them, instead of judge them, we have to hold onto the weak. Kaya nga, kung nakikita natin yung mahihina at yung mga hindi tapat na tao, bago natin sila husgahan, ay dapat tayo yung humawak sa kanila. Apostle Paul at the time also realized one thing in prison after 10 years, that is this box. Nang panahong iyon, si Apostol Pablo rin, naunawaan niya doon sa bilangguan ng isang bagay. Ito po ay nasa talatang ito. Philippians chapter 2, verse 3 hanggang 5. Filipos chapter 2, verse 3 hanggang 5. Philippians chapter 2, verse 3 hanggang 5. Filipos chapter 2, verse 3 hanggang 5. Verse 3, verse 4, please. Verse 3 hanggang 4, babasahin ko po. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan. Ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Apostle Paul, like this Bob says, he realized. Yeah, si Apostle Pablo, naunawaan niya po ang talatang ito. It is the love, ito one ang mind. Forgiveness. Ito yung pag-ibig, magkaroon ng isang pag-iisip at magpatawaran. So, verse 5, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1.
magkaroon kayo sa inyong ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Do you love Jesus Christ? Iniibig ba ninyo si Jesus Kristo? If you love Jesus Christ, we have to keep Jesus Christ mind in our heart. Kung iniibig natin si Jesus Kristo, kinakailangan nating ingatan yung pag-iisip ni Jesus Kristo sa ating puso. It is love one another, it is forgive each other. Ang pag-ibig sa isa't isa ay yung magpatawad sa isa't isa. Instead of judging others, we have to give the courage to others. Sa halip na husgahan yung iba, ay kailangan nating palakasin ang loob ng iba. So brother, sister, please love one another and each other. Kaya pakiusap mga brothers and sisters, ibigin ang isa't isa. And please pray with each other. At pakiusap, ipanalangin ang isa't isa. Instead of spread the rumor regarding other brother, sister, hidden sin. Sa halip na ikala yung pagkakasala ng iba. And please forgive each other and help each other. At, this is Jesus Christ's mind. At pakiusap, patawarin ang isa't isa at tulungan ang isa't isa. Ito po yung pag-iisip ni Jesus Cristo. So brothers, sisters, shall we talk to the person next to each other now? Kaya mga brothers and sisters, pwede niyo bang kausapin yung tao na katabi ninyo ngayon? And let's say together, each other. At sabihin ninyo sa isa't isa, you are my helper. Ikaw ay aking katulong. Like my Mark. Gaya ni Marcos. Brother and sister, why we have to say each other, I love you and you are my helper? Kaya, mga brothers and sisters, bakit kailangan nating sabihin na minamahal kita at ikaw ay aking katulong? For what purpose? Para sa anong layunin? For the gospel. For delivering gospel. Para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. And one of the reasons Mark was able to become a helper is because of Peter's teaching. At isa pa sa dahilan kung bakit naging katulong si Marcos ay dahil po sa turo ni Pedro. Let's find the first Peter chapter 5 verse 13. Tignan po natin unang Pedro chapter 5 verse 13. 1 Peter chapter 5 verse 13. Unang Pedro chapter 5 verse 13. 1 Peter chapter 5 verse 13. Brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia na kasama ninyong hinirang at ni Marcos na aking anak. Yeah. Elect together with you, send you her greeting, and so there's my son Mark. Kaya, sabi po dito, binabati kayo ng babae na sa Babylonia na kasama ninyong hinirang at ni Marcos na aking anak. Why Apostle Peter he called Mark as like my son? Bakit tinawag ni Apostol Pedro si Marcos na isang anak? Yeah. Apostle Paul he calls Peter Mark like my son. Si Apostle Pedro tinawag si Marcos na gaya ng aking anak. The thing is, Mark restored his faith because of first Barnabas and his faith grew stronger with Peter, spiritual father. Ito po ay dahil si Marcos ay napanauli niya ang kanyang pananampalataya dahil kay Bernabe na tiyuhin niya. At ang kanyang pananampalataya ay lumago pa ng malakas kasama ni Pedro. So, therefore, and finally, Mark wrote the Gospel of Mark and there are a reason and background to it. At sa huli po, si Marcos ay naisulat niya yung Ebanghelyo ayon kay Marcos at ito po yung naging dahilan at ang background dito. So actually, the Gospel of Mark was written between AD 65 hanggang 75. Ang Ebanghelyo po ni Marcos ay naisulat sa pagitan ng panahon ng AD 65 hanggang 75. But brother, sister, do you know why did Mark wrote this book? So balit alam niyo po ba mga brothers and sisters kung bakit sinulat ni Marcos ang aklat na ito? Let me tell you the reason. Sasabihin ko po sa inyo ang dahilan. At that time, before the writing of this book in AD around 64,
Roman Emperor Nero set a village on fire in Rome. Bago po, ng panahong iyon, bago ang pagsulat sa aklat na ito, noong AD 64, ang Roman Emperor na si Nero ay sinunog yung isang village doon sa Roma. And Emperor Nero lied that Christians set this village on fire. At nagsinungaling po si Nero na ang mga Kristiyano ang nagsunog ng lugar na iyon. So, since then, Christians have had to face tribulation and persecution and death. Kaya nga, simula po noon, ang mga Kristiyano ay naharap sa mga kapighatian, pag-uusig at kamatayan. So the motive for the writing of Mark's gospel was the Mark wrote the gospel of Mark to have suffering Christian overcome the day of tribulation. Kaya nga, ang motibo po sa pagsusulat ng Ebanghelyo ayon kay Marcos ay upang matulungan yung mga Kristiyano nagdurusa na malampasan yung maaraw ng pag-uusig ng kapighatian. What does Mark think could be a way to overcome the further trouble to come? Kaya yung iniisip ni Marcos ay magiging isang paraan upang malampasan yung mga susunod pa na mga kaguluhan na darating. It was to convey to them Jesus who died on the cross for them. Ito ay upang sabihin sa kanila si Jesus na namatay doon sa krus para sa kanila. So this is because Mark thought that knowing Jesus the Savior was the hope and joy of their troubled days. Ito po yung dahil iniisip ni Marcos na ang makilala si Jesus na tagapagligtas ay ang pag-asa at kagalakan ng kanilang magulong panahon. So, about who Jesus is and about His miracle, the Gospel of Mark only intensively records to comfort for those who will suffer. Kaya nga, ang patungkol kung sino si Jesus at ang tungkol sa kanyang mga himala, ang Ebanghelyo ayon kay Marcos lamang ang may masidhing pagkakatala ng kaaliwan para sa mga nagdurusa. So today we have learned about people of Mark. Kaya ngayon po ay natutunan po natin ang tungkol sa taong si Marcos. So from now on, for you, let me summarize today's sermon. Kaya ngayon po ay bubuo rin ko yung sermon natin sa araw na ito. So Mark was a Levite who had a high education and grew up in a wealthy family. Si Marcos po ay isang Levita na mayroong mataas na pinag-aralan at lumaki sa isang mayamang pamilya. And Mark's mother was Mary of great faith. At ang nanay ni Marcos ay si Maria na mayroong malaking pananampalataya. And Mark offered his own special home to Jesus and his disciple. At ibinigay ni Marcos yung kanyang maluwang na tahanan kay Jesus at sa kanyang mga alagad. So Jesus had the last supper in this Mark's house. Kaya nga si Jesus ay nagkaroon ng kanyang huling hapunan dito po sa bahay ni Marcos. And Mark imitated the faith of his mother and mentor uncle Barnabas. At si Marcos din po ay tinularan yung pananampalataya ng kanyang nanay at ng kanyang tiyuhin na si Bernabe. Also, Mark lived as a hidden collaborator when Jesus was alive. At dito rin po, si Marcos ay namuhay na gaya ng isang nakatagong nakikibahagi ng si Jesus ay nabubuhay pa. At one time, Mark was a cowardly man who ran away naked when Jesus was taken away. At isa rin po, isang beses din po si Marcos ay naging isang duwag na tumakas na nakahubad ng si Jesus ay dinakip. And Mark's mother uncle, Barnabas, was a good man and full of the Holy Spirit and faith. At yung nanay at tiyuhin ni Marcos na si Bernabe
ay ang mga mabubuting tao na puno ng Espiritu Santo at pananampalataya. So, poor Apostle Paul and Barnabas took Mark on their first missionary journeys. Kaya nga, si Apostle Pablo at si Bernabe ay dinala o isinama si Marco sa kanilang unang missionary journey. But unfortunately, however, during Apostle Paul's first missionary journey, he ran away to his home because the missionary journey was difficult and very feel afraid. Gayunpaman, doon po sa unang missionary journey nila Pablo, siya ay umuwi sa kanyang tahanan dahil sa ang missionary journey na ito ay napakahirap. For that reason, Apostle Paul chose Sila instead of Mark on his second missionary journey. And Barnabas chose Mark. At para sa dahilang ito, si Pablo ay pinili si Silas sa halip na si Marcos sa kanyang ikalawang missionary journey at si Bernabe naman ay pinili si Marcos. So, totally they had separate for missionary journey. Kaya nga, sila po ay lubos na nagkahiwalay sa kanilang missionary journey. And Apostle Paul met again after 10 years of separation from Mark. At si Apostle Pablo po ay nagkasama ulit sila matapos ang 10 taong pagkahiwalay kay Marcos. Because Apostle Paul sent a letter telling to bring Mark. Dahil si Apostle Pablo ay nagpadala ng sulat na sinasabi na dalhin si Marcos. And then after Mark repented of his own wrongdoings on his first missionary journey, he became Peter's wonderful assistant. Matapos po na magsisi ni Marcos sa kanyang maling ginawa doon sa kanyang unang missionary journey, siya ay naging magandang assistant ni Pedro. And Mark, he restarted missionary journey with Apostle Paul again. At uli, so, nagpasimula ulit na magpasimula si Marcos ng kanyang missionary journey kasama si Pablo. Mark was friendly with both Apostle Paul and even Apostle Peter. Kaya si Marcos po ay kaibigan ni Pablo at ni Pedro. And Mark, he met Apostle Peter in Rome where Paul was mother and become Peter's translator. At si Marcos po ay pinuntahan niya si Apostle si Pedro doon sa Roma kung saan si Pablo ay pinatay at naging translator ni Pedro. And Mark accompanied Peter. He recorded in his book the life of Jesus that he heard from Peter. At si Marcos ay kasama ni Pedro at itinala niya, isinulat niya doon sa kanyang aklat ang buhay ni Jesus na narinig niya mula kay Pedro. That is the gospel of Mark. Yan po ang ebanghelyo ayon kay Marcos. If we read the gospel of Mark, we cannot find Marcus boasting. Kaya kung babasahin po natin yung aklat ni Marcos, hindi po natin makikita na yung pagmamalaki o pagmamayabang ni Marcos. In contents of Mark, Mark did not record any of his boasting about himself. Doon po sa pagkasulat ng aklat ayon kay Marcos, ebanghelyo ayon kay Marcos, ay wala po doon yung anumang pagmamayabang sa kanyang sarili. Rather, he wrote in the book of Mark that when Jesus was arrested, Mark was so afraid that he took off his dress and threw away his dress and ran away naked in his body. Sa halip, isinulat niya doon sa aklat ayon kay Marcos na nang si Jesus ay dinakip, si Marcos ay takot na takot at inalis niya yung kanyang damit at itinapon at tumakbo siyang hubad. So he wrote that is about his own weakness and his shameful errors. In other words, he was a very humble person inside of God. Kaya nga po, isinulat niya na ang patungkol sa kanyang kahinaan, sa kanyang sariling kahinaan at kahihiyan, na kahiyahiyang pagkakamali. Kaya sa madaling salita po, siya ay napaka mapagpakumbabang tao. And Mark
He was a compassionate man who, with his wealth, provided and devoted his everything to the faithful brethren in order to preach the gospel. Kaya nga, si Marcos po ay talagang compassionate na tao na sa pamamagitan ng kanyang kayamanan ay binibigyan niya o ipinagkakaloob niya yung lahat ng bagay doon sa mga tapat na mga kapatiran. Finally, after Apostle Paul was martyred, and Apostle Peter was also martyred, after that, it was recorded that Mark was martyred while preaching the Alexandria. At pagkatapos po na si Apostle Pablo ay patayin, at gayon din si Pedro ay patayin, matapos po nito, nakatala na si Marcos ay pinatay din habang nangangaral sa Alexandria. Brothers and sisters, what we can learn from men of Mark? Kaya, mga brothers and sisters, ano po yung matututunan natin sa taong si Marcos? Even if the beginning of our faith is very weak, we too can live our good life like Mark. Kaya, bagaman tayo ay nagpasimula sa ating pananampalataya na mahina, tayo rin magagawa nating mabuhay sa isang mabuting buhay na gaya ni Marcos. And it is because of God's love and grace that Mark, who had weak faith, become a great disciple of God. At dahil po sa pag-ibig at biyaya ng Diyos na si Marcos na nagkaroon ng mahinang pananampalataya ay naging isang dakilang alagad ng Diyos. And nowadays, still God call us as like Mark. At sa panahon natin ngayon, tinatawag pa rin tayo ng Diyos na gaya ni Marcos. And God want us to do like Mark. At nais ng Diyos na gawin natin ang gaya ng ginawa ni Marcos. Brother, sister, remember that through Mark we can become like Mark. Kaya mga brothers and sisters, tandaan po natin na sa pamamagitan nito ni Marcos, tayo rin ay magiging gaya. Gaya niya. Gaya ni Marcos. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father God who love us, thank you for giving us to learn your precious lessons. Ama naming Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal, salamat po sa pagkakaloob sa amin ng pagkakataon upang matutunan ang iyong napakahalagang aral. For your love and Jesus Christ's sacrifice on the cross, that's why we became, even though we became your Son of God, but still we are very weak and young spiritually. Dahil po sa iyong pag-ibig at sa sakripisyo ni Jesus Cristo, bagaman kami ay naging iyong mga anak na, subalit kami pa rin ay mahihina espiritual. Even though we are Son of God, but without your protection and guidance, day by day, we cannot live, we cannot do everything. Bagaman kami ay naging iyong mga anak na, kung wala ang iyong proteksyon at paggabay, ay hindi po namin magagawang makapamuhay ng makapangyarihan sa araw-araw. So for good our Christian life, please teach us and guide us in your grace and in your great lessons. Kaya, para makapamuhay kami nang maayos, tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami, turuan kami sa pamamagitan ng iyong aral. Please make me more strength so that we can preach the gospel to the lost soul who nearby me until your second coming. Kaya pakiusap, palakasin niyo po kami upang magawa naming maipangaral ang ebanghelyo sa mga kaluluwa na sa paligid namin hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. We love Jesus Christ and we rely on God day by day. Ay, ibig po namin si Jesus Cristo at sa Diyos lamang po kami umaasa sa araw-araw. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesus Cristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.